Sa mundo natin mayroon talagang naitatala na hindi inaasahan ng mga kaganapan. Kabilang na dito ang mga sinasabi nilang extraterrestrial o alien na tila lumitaw sa ibabaw ng ating planeta. Ang ibang tao ay talagang naniniwala na ito ay totoo. At ang iba naman ay sinasabing ito ay katang-isip lamang o gawa-gawa lamang ng malikot na imahinasyon ng tao. Marami ring eksperto ang naniniwala at sinasabi nilang kaya nilang magpakita ng matibay na ebidensya. Totoo nga ba ang mga alien? Iyan ay isa lamang sa mga tanong na nangangailangan pa din ng matibay na kasagutan. At hanggang ngayon isa lamang din ito sa mga gumugulo sa paniniwala ng maraming mga tao. Mula sa sinasabi nilang UFO na umatake sa isang hukbo, mga eroplanong pandigma na lumaban sa hindi kilalang mga alien noong Cold War. Narito ang limang nakakatakot na labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga alien o dayuhan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 5, Close Encounter in Korea. Ang number 5 natin ay nagsimula pa noong Tagsibol noong 1951 sa kasagsagan ng digmaan sa North Korea. Si Francis Wall na kung saan mayroong mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakipaglaban sa isang bundok malapit sa Chawa. Ang ideya nila dito ay kunin ang base ng kalaban na siyang magiging pinakamahusay na strategic position para matulungan sila ng US military. Subalit noong gabi nang sila ay gumagamit ng heavy artillery upang itaboy ang garrison ng Kaaway, meron talagang kakaibang nangyari. Sa kabilang banda, sa kabilang panig ng bundok, nakita ng mga sundalo ang parang maliwanag na flashlight at pagkatapos nakakita sila ng isang bagay na lumulutang. Ang liwanag na ito ay literal na kumikilos patawid sa battlefield. Ilang beses din ito huminto sa mga lugar na kinalalagyan ng kanilang mga sandata at habang pinapasabog nila ang kanilang artillery, tila hindi din ito naapektuhan. Nagpatuloy ang pangyayaring ito ng hindi bababa sa 30 minuto. Subalit biglang lumipad ang misteryosong bagay at ito ay nagbigay ng matinding banta sa grupo dahil na din naglalabas ito ng isang kakaibang liwanag. Dahil na din sa takot, ang mga sundalo ay mabilis na humingi ng pahintulot na ito ay kanilang tirahin. Isang kahilingan na kaagad din namang napagbigyan. Ayon mismo kay Wall, ang bagay na ito ay isang metal dahil na din naririnig niya ang tama ng bala. At malabo din itong masira ng mga magagaan na sandata dahil na din hindi ito tinatabla ng artillery. Gayunpaman pagkatapos ng ilang sandali, ito ay nagsimulang gumewang at tila ito ay babagsak sa lupa. Subalit sa kalaunan, ang kanilang buong squadron ay natake ng isang uri ng liwanag na talagang sumunog sa kanilang mga balat. Mabilis din na nag-utos si Will ng retreat at simula noon hindi na nila nakita pa ang kakaibang bagay. Makalipas ng ilang araw nang sinuri ng doktor ang kanilang buong squadron, lahat sila ay nagpakita ng napakataas na rate ng white blood cell sa kanilang dugo. Number 4, Battle on Kapustin Yar. Ang Kapustin Yar ay isang base militar sa Southern Russia na maihahalin tulad natin sa Area 51 kasama ang Cape Canaveral. At tulad ng Area 51, sinisikap ng government ng Russia na ito ay gawing isang lihim. Ang mga Russian ufologists ay sinabi na ang unang pag-aharap sa pagitan ng mga tao at ng isang extraterrestrial ay nangyari sa Kapustin Yar noong 1948. Habang ang isang piloto ng Soviet ay naghahanda para lumanding, mabilis siyang inalerto ng control tower dahil sa isang mabilis na papalapit na bagay. Nakita ito ng parehong piloto at inilarawan ito sa radyo bilang isang bagay na hugis sigarilyo. Noong una ay nakala nila na ito ay isang American spy ship, kaya naman ang piloto mismo ay binigyan ng mabilis na utos at ito ay pabagsakin ng bagay hanggat maaari. Nang umatake na ang piloto sa isang lumilipad na bagay, nagsimula nang magkaroon ng mahabang labanan. Hanggang sa huli ang parehong aircraft na ito ay halos nasira at sabay sila halos bumagsak. Hindi namin malaman kung ano ang nangyari sa piloto ng Soviet. Subalit pinaniniwalaan na ang mga labi ng UFO at mga tauhan nito ay nakatago sa isang hidden laboratory sa Kapustin Yar. Number 3, Battle of Los Angeles. Maging tapat tayo. Marami sa mga kwento at mga teori ng UFO na naririnig natin ay napakalayo at mahirap paniwalaan. At ito ay walang exception. Ang pinagkaiba nga lang nito ay may mga reliable records na nagpapatunay sa kwento na ito. At ang kaganapan na ito ay kilala bilang Battle of Los Angeles.
Noong World War II, particular noong February 24, 1942, isang hindi kilalang lumilipad na bagay ang dumaan sa Santa Monica Post sa Los Angeles, USA. Kung makailan lamang din nangyari ang pagkatake sa Pearl Harbor, kaya naman ang mga sundalo ay particular na kinakabahan. Sa puntong yon sa oras na nakita nila ang bagay, inakala talaga ng lahat na ito ay isang panibagong pag-atake ng mga Hapon, kaya naman mabilis nila itong inatake. Lahat ng artillery na nakatalaga sa lungsod ng Los Angeles ay nagpapotok ng napakaraming bala. Subalit hindi sila nagtagumpay dahil na din tila immune o hindi tinatablan ng bagay. At pagkatapos ito, mabilis din na nagsanib puwersa ang Navy at Army, kaya naman tinodo nila ang kanilang pag-atake. Subalit wala din nangyari at ang labanan na ito ay tumagal din ng halos 58 minuto. Pagkatapos nito, pinahinto ng Navy Secretary na si Fred Knox ang pag-atake at sinabi na isa lamang itong psychological attack at isa lamang itong weather balloon. Sa kabuuan, mayigit 1,400 anti-shell ang nagamit at hindi mabilang na infantry bullets. Marami din ang nagduda dahil na din sinasabi nila na hindi ito galing sa mga Hapon. At ang kakaiba pa dito, hindi din ito nasira o tinabla ng bala. Number 2, F-16 versus Unidentified Object. Ang kwento na ito ay nagmula mismo sa isang Russian colonel noong unang Gulf War. Ang colonel na ito ay nasa Riyadh, ang kabisera ng Saudi Arabia, nang tawagin siya para imbestigahan ng lugar kung saan bumagsak ang hindi kilalang bagay. Sa pamamagitan ng radar, makikita mo talaga dito ang buong labanan. Isang grupo ng American F-16 ang dumaraan sa disyerto. Pagkatapos ito, lumitaw sa radar ang isang bagay na wala talagang makakilala. Ang isa sa F-16 na ito ay lumayo sa formation at nagsimulang habulin ng UFO. At pagkatapos ito, mabilis din na umatake ang hindi kilalang bagay, subalit hindi tinamaan ng piloto. Sa nangyaring ito, mabilis din na gumanti ang F-16 at nagpapotok ng dalawang missile na siyang nagpabagsak sa hindi kilalang bagay. Ayon mismo sa Russian colonel, sinusubukan ng Estados Unidos na pagtakpan ng pangyayari at sinasabi nila na hindi talaga ito naganap. Pagdating ng Russian colonel sa impact site, literal niyang nakita ang piraso ng tila pabilog na bagay. Sa mga piraso na ito, mayroong mga kakaibang karakter na hindi pa nakita ng sinuman. Hindi nagtagal dumating ang mga Amerikano at pabilis nilang inilagay ang bagay nito sa kahon at sinabi din nila na umatras na mismo ang Russian. Number 1, West Germany. Ang taon na ito ay naganap noong 1951 nang ang 52nd US Air Force Fighter ay nakabase sa Germany at dito kinokontrol nila ang lahat ng kalapit na flight mula sa Czechoslovakia, Russia o Korea. Gayunpaman, normal na lamang para sa mga radar na madetect ang mga eroplanong lumilipad malapit sa borders. At kung mayroong lalampas sa hangganan, mabilis din nilang ipinapadala ang 525th Squadron para imbestigahan ng bagay. Habang ang base ay tahimik na binabantayan ng lugar, nadetect ng mga radar ang isang malaking bilang ng mga aircraft na lumilipad sa silangan patungo sa kanluran mula sa East Germany. Ang 525 ay sigurado na ito ay isang horde ng Russian fighter planes. Subalit nang maabot ang mga fighter bombers ang pinakamataas na altitude, natuklasan nila na hindi ito ang mga Russian. Sa halip isang maraming metal na tila lumilipad at ito ay mayroong hugis sa platito at sila ay lumilipad ng mas mataas sa mga bomber ng US. Ang mga bomber ng US ay tila walang nagawa dahil madali silang nilampasan ng mga kakaibang bagay. Kung minsan ang mga bagay na ito ay mabilis na lumilipad at nagsisigsag, at kung minsan naman ito ay umihinto sa ere. Ang mga ito ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw at sila ay lumilipad palagi mula sa silangan patungo sa kanluran. Lahat din sila ay sigurado na hindi ito Russian o Korean fighter at ang misteryo na ito ay talagang hindi pa nila nalutas. Ang pangyayaring ito ay mabilis din na umabot sa Pentagon. Subalit hanggang ngayon, ito ay nananatili pa rin isang misteryo. Ilan lamang to sa 5 nakakatakot na laban sa pagitan ng mga sundalo at sinasabi nilang alien. Naniniwala ka ba sa mga alien? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.